morning. Welcome po ulit sa new vlog po namin about po sa pag-troubleshoot o pag-ayos po ng carburetor ng motor nyo kung sakali man ito ay pumalya. Gaya po ng XRM 110 or XRM 125. A few moments later. Simulan na po natin buksan yung carburetor ng motor nyo po. Ito po ay carburetor na XRM 110. Magkapareho lang po sila ng carburetor po ng 125. Pero may diferensya lang po sa piston o sa loob nito. So guys, ito na pong itsura ng carburetor na tinanggal natin. Yung bang problema kayo na may gasolina po yung motor nyo, tapos ayaw niya pong gumana, pag pinigyan niyo po yung gasolinador o i-revolution niyo po, para po siyang nabulunan o walang gasolinang pumapasok. So guys, ito na pong itsura sa loob. Makikita nyo po, ito po yung minjit. Dito po dumadaan yung gasolina, papasok doon, papunta sa makina, sa may cylinder head po, sa may intake. Ito po yung dinadaanan ng hangin. Okay guys, tanggalin po natin para malinisan siya. Kailangan po guys, may tools po tayo, gaya ng flat screw, star screw, flyer. Sa pagtanggal doon sa mula pagtanggal nyo doon sa motor, gamitan nyo lang po ng number 10 o number 8 na box wrench or open wrench. So guys, kita nyo po, ito po yung minjit. Dito po dumadaan yung gasolina. So guys, magkaproblema po tayo pag ito ay nabara. Lagyan po ng dumi. Ang magandang gawin po natin guys, linisin natin, kukuha tayo ng paintbrush o at gasolina. Ganyan po. Tapos pag may compressor po tayo, mas maganda, hipan po ng hangin para matalbog, makuha yung dumi na nakabara dyan sa maliit na butas. Gaya po nito, example lang. Kung hindi po, wala po kayong compressor, pwede kayong kumuha ng matigas na bagay gaya ng alambre, yung maliit na pwedeng makapasok dito sa butas. At makikita nyo, pag silipin nyo, tagos yung butas sa gitna. Ibig sabihin, okay na yung dinadaanan ng gasolina. At isama nyo na rin po yung dinadaanan ng hangin, yung dito po sa nakalagay, hipan nyo po rin ng hangin para mawala yung dumi, hindi kaya tusukin nyo ng maliit na makapasok dyan. So guys, ito po, natanggal siya. Pero guys, ang advice ko lang po sa inyo, pag nagtrabaho po tayo, kung sa bahay po tayo, iwasan po natin yung may mga batang naglalaro, baka pulutin yung mga pisa, magkaproblema pa kayo, baka mawala yung isa, hindi na makumpleto, hindi na maibalik, hindi na mag-under yung motor nyo. Pag nasa biyahe po tayo, manghirap kayang magtulak papuntang motor shop. Kung malayo po tayo sa isang motor shop, pwede natin gawin ito sa gitna ng biyahe. Kung may tools na po tayo, panalo na. Tapos guys, pag nagkumpone kayo or binubuksan yung carburetor, kasi gasolina po siya, may gasolina po siya, kung naniligarilyo po tayo, iwasan po muna natin magsigarilyo sa ganyang pagkakataon, no? Kasi baka hindi lang masira yung carburetor nyo, sunog pa yung buong motor nyo, pati kasama ka pa. So guys, advice lang po yun, payong kapatid. Kaunting kalaman lang po, alam nyo ba guys na ang carburetor ay isa rin pong pinaka-importanting parts po ng ating motor. Dito po pumapasok yung gasolina. Ito po yung carburetor, siya po ang nagpapakain ng motor, siya po ang nagpapaandar, isa rin po siya ang nagpapaandar ng motor po. So guys, natanggal na po natin yung ilang bahagi, kunin muna natin yung floater at saka yung needle niya sa gitna. Dito po siya, ito po yung nagko-control ng gasolina. Kita nyo may maliit na dagom, ganun po, siya po ang nagko-control kung ila mag okay guys, natanggal na po natin yung floater, no, kasama yung dagom sa bisaya, karayom, kasi dito po siya nakapwisto. May tendency rin po guys na mapasukan ng dumi galing doon sa hose ng gasolina or sa tanke, lalo na kung walang fuel filter. Dito po siya pumapasok. Tapos, ito po yung nagko-control kung gaano kadami ang ma-stack na gasolina dito po sa yung tinatawag niyong parang may murang reservoir or baso-baso niya. So guys, ito yung ganito. So guys, pag nakita nyo may butas, kailangan din natin hipan ng hangin, yung malakas na hangin kung may compressor. Ganito po, dito siya. Tapos dito, magkarugtong lang po sila. Dito kayo, galing sa
sa tanki o sa hose, dito po siya dumadaan palabas dito at dito po siya. Ngayon nga, pag nandito na yung gasolina, dito na siya pumapasok sa loob ng minjit po. O, sa palang okay. Malinis na po yung minjit niya, dito po siya dumadaan papunta doon sa piston, papasok doon sa intake po ng motor natin. So guys, ibalik na po natin matapos na po siyang linisin. Ganito, dapat magkasunod-sunod yung pagbalik po para hindi kayo malito kung saan siya pwedeng ikabit. Para sa mga may motor po na hindi po nila alam na paano ayusin, sana makatulong po ito sa inyo. Malaking tulong na rin po ito sa mga may nalalaman po o nakakaalam na. Sana guys, pakisupport na lang po yung iba, yung mga katabi nyo na may motor na hindi po nila alam kung paano mag-ayos ng motor po. Yung mga basic lang po na mga diferensya, kaya po nito. Kasi guys, hindi po natin alam na may mga pagkakataon na sa gitna tayo ng biyahe, darating yung mga hindi inaasahang mga aberya. Pag malayo po tayo sa mga motor shop, malaking turong na rin po ito. Pag hindi po natin kaya, pag may kasama tayo, pag may tali po tayo, patak na lang. No. Guys, sa ibalik po natin, higpitan lang po natin siya, hindi po yung masyadong mahigpit. Example guys, pag nagyakap po kayo sa mahal niyo, huwag po masyadong mahigpit, baka hindi po siya makahinga. Ganito po guys, example lang po, pag mahigpitan niyo po siya, kunting pwersa lang po, ganito, baka mabali yung braso niyo, ay hindi, yung pisa ng carburetor niyo, baka masira pa. Guys, hindi na siya matatanggal kasi mahigpit na siya. Tapos guys, i-clear niyo kung nagpi-play ba itong floater, kasi ganyan yung posisyon niya sa loob. Pag pumapasok yung gasolina, nakabukas siya. Pag puno na doon sa may reservoir niya, dito po, ganyan po yung posisyon niya, nakasara siya. Ibig sabihin, kontrolado niya po yung gasolina ang pumapasok. So guys, ilagay na po natin yung isang party po ng carburetor, ganyan po. Tapos alog-alogin nyo, ibig sabihin, kumikilos yung floater sa loob. So guys, ibalik yung bolt, gamit po ng star screwdriver. Ganyan po guys. Tapos guys, pag na nasarado na po lahat, nahigpit na yung bolt ng tornilyo dito, kuha kayo ng gasket maker kasi may o-ring po dito nakalagay. Ilagyan mo po ng itong party na po para mailagay po doon sa intake manifold po ng motor nyo doon sa may party po ng cylinder head. Tapos hindi nyo masyadong damihan ng lagay ng gasket maker o anumang pangdikit dito kasi baka malusaw yon sa gasolina pupunta doon sa loob. May tendency po ron na mabara yung dinadaanan po ng gasolina o hindi kaya papasok sa doon sa piston. Para baka magpapasok po siya doon sa loob, baka maging sanipan na mabarahan yung piston po, kayo mag-stack up po siya, hindi niyo masyadong mabalik-balik. Okay guys, natapos na po nating linisin yung carburetor. Na-i-troubleshoot na po natin, na-check na po natin kung anong diferensya sa loob. Punasan natin siya guys para maging malinis. Kuha po tayo ng basahan. Tapos bago natin siya ikabit sa motor nyo, check muna natin kung kompleto na ba siya. Tapos guys, pag naglagay kayo ng piston doon sa loob, kaya po nito, pag kasi tinanggal nyo yung piston, ito yung posisyon niya, ganito. Wala pong cable guys kasi natanggal nga. Ito guys, makita yung may kanal, sa tabi po sa ibabang party po, may kanal din po siya. Ito po yung nakatutok doon sa may, yung ina-adjust po nating minor, dito po. Tapos pag magkabit kayo guys, tandaan nyo kung saan siya ilagay, saan direksyon, anong pwesto niya, anong posisyon niya. Dapat guys, ito yun, no, kung makikita nyo sa magkabilang bahagi, no, ito yung sa may pasukan ng gasolina, yung may hose po. Tapos pag naikabit nyo na po guys yung piston po, dapat ganito yung direksyon niya. Ito po yung sa minor, ito po yung guide niya sa loob, itong kanal po sa loob ng carburetor po. May nakalabas po doon na nakausli pong may parang aluminum
Tapos guys, ito yon position niya pagpasok niyo. Kasi guys, pag nabaliktad niyo po yung piston, kala niyo napasok na, tapos agad na yung piston niyo doon sa ilalim. Mali po guys, dapat ganito po yung position niya para masara niyo yung bunganga ng carburetor. Alam niyo ba guys, pag ito ay hindi sagad, pag na-start kayo ng motor niyo, matagal mag-start, tapos nalito kayo bakit anong diferensya na matagal siyang mag-start, kasi nakabukas na yung piston ng carburetor niyo. Dapat ganito yung posisyon. So guys, pag mag-under yung motor niyo, pag ganyan ang posisyon, mag-weld yung motor niyo. Yung bang naka-revolusyon sa kahit hindi pinipigay yung gasolinador. So guys, dapat ganyan yung standard na posisyon. Base na lang po tayo dito sa pag-adjust po ng minor kung sakaling umandar na po siya, gumagana na. So guys, iwasan nyo po maging ganun ng posisyon pag hindi siya umandar, kasi magwa-weld po talaga siya. Ganyan ang lasing, murang-murang. Ito po yung piston niya, no? Tapos, pag na kabit kayo ng kable, sample lang po, wala po tayong cable, no? Dito po dinadaan yung cable, pero una po dito po siya pumapasok, ilagay nyo po yung spring, ganyan po yung posisyon niya, yung cable nasa loob. Tapos dito sa kanal po, dito yung pumapasok yung dulo ng cable po. Ganyan po yung posisyon niya, may cable na po siya dito. Ganito po ang arrangement po ng parte ng carburetor niya sa may piston at saka yung takip niya po. So guys, pag pinasok niyo po, ganito yung posisyon, dapat yung itong mababang parte, dito po siya sa may minor po, inadjustan ng minor po. Ganyan. Ito po, tingnan niyo po, sagad niyo po yung piston sa ilalim. Tapos, kailangan guys, pag nagsara kayo, dapat ayusin nyo yung piston para hindi malustrate. Ganyan po. Bilagyan nyo ng counting first ha, kasi may spring po siya. Ganyan. Yung spring po, ang function niya po, siya po yung nagpabalik, nagtumutulong sa piston na pag pinigay nyo yung gasolinador, siya po yung pabalik-balik para magbalik-balik yung piston pababa pataas po. So ganyan po. Ganyan po siya. Start nyo na lang po kung ano mang yung diferensya. Pag hindi nyo na kaya, i-konsulta na lang po ninyo sa pinakamalapit na hospital. Hospital po ng motor ha, hindi yung hospital ng tao. Okay guys, dito na lang po tayo, no. Abangan po natin yung sa susunod na video po sa ibang mga parts po ng ating motor. Mga tips at tutorial po. Okay guys, salamat. God bless.